Dito na ano ba? Kausapin mo ako. Huwag kang nang gumawa ng pagsala dito. Anong problema mo? Ikaw yung problema ko. Lagi mo na lang ako pinaghihintay. Akala ko ba okay na tayo dun? Diba? In-explain ko na nga sa'yo yun. And you said we're okay. Anong problema mo? Alam mo eh, tagal-tagal na kitang tinitiis. At ang tagal-tagal na rin kitang iniintindi. Di ka kasi nakikinig sa akin eh. Nakikinig ako? Ikaw tong di nakikinig? Lagi na lang gusto mo ikaw yung iniintindi. Alam mo, tigilan lang natin to. Sige. Ganun na lang yun? High school sweethearts. And that's what they were. Magkaibigang nasanay ng kasamang isa't isa. And as weeks turn into months, so do friends turn into lovers. Sa una pa lang, alam na agad ni Ellie na si Nathan lang ang gusto niyang makasama. Nathan made him fall deeply in love. And he still does every day. Kaya nga halos araw-araw niya ito kung kulitin noon. Hindi siya tumitigil hanggat hindi nakakakuha ng sulyap mula kay Nathan. Ano ba? Kahit pa halos hindi na masukat ang panlilisik na tingin ni Nathan sa kanya. Ngunit sulit naman ito para kay Ellie, lalo na kung magkatagpo ang tingin nilang dalawa. For him, it's like nothing can ever replace the moments they spend together. Sa paglipas pa ng mga araw, ay napalapit na rin ang loob nilang dalawa. Si Ellie na mapagmahal, at si Nathan naman na maalaga at pasensyoso. Hindi na rin bago sa iba ang pagiging malapit nila sa isa't isa. They were inseparable like two peas in a pod. Tila hindi na mabubuo ang araw nila kung wala ang isa sa kanila. Every single day, they make it a habit to see each other, kahit saan o anong oras man sila abutin. Sa simpleng pag-aaral o kwentuhan o pakikinig lang sa mga kanta, ay sinisigurado nilang magkasama pa rin silang dalawa. Parang wala na ngang makakapigil pa sa nararamdaman nila. They instantly clicked, and the next thing they knew, they were already dating. Pero syempre, hindi naman sasagot agad ng oo si Nathan kung walang pakulo mula kay Ellie. Sa bawat pagkalabit sa gitara ni Ellie, ay siya ring pag-apaw ng saya at kilig na nararamdaman ni Nathan. Ito na nga ang pinakamasayang pagkakataon para kina Ellie at Nathan
at wala nang hihigit pa rito para sa kanila. Pero hindi nagtagal ay nabahiran din ng pait ang tamis ng pagsasama nila Nathan at Ellie. Sa bawat pagkakataon na hindi sila magkasundo, ay siya ring paglayo ng loob nila nang di namamalayan. Umabot na sa puntong nakasanayan na nila ang pagbigkas ng sorry. Ngunit sa bawat bitaw ng salitang iyon ay katumbas din ito ang pagkawala ng kahulugan ng pagpapatawad. Gaya na lamang sa unti-unting pagkaubos ng pasensya ni Nathan sa relasyon nila. Hindi na nga rin nakatiis si Nathan at unti-unti na ngang naiipon ang kanyang sama ng loob. At the end of the day, they have to realize na pareho naman silang nagkamali. Itong mga hugasan dito, hindi mo gagawin. Tatlong araw na yan nandyan. Itong mga pagkain, hindi mo mo lang tinakpan. Kanina pa ako pa ikot-ikot sa labas. Ano ba yun, Ellie? Bakit? Sorry. Pag-usapan naman natin to. Alam kong naging padalos-dalos ako sa desisyon ko. Pangako, makikinig na ako sa'yo. Hindi yung ikaw lang nakikinig palagi sa'kin. Sige na, please. Bumalik ka na sa'kin. May hinanda pala ako para sa'yo. Sana ka, gusto mo. Teka lang. Ano ba, Nathan? Ano yung pintuan? Uy!